Manalangin po tayong lahat. Banal at mahabagin naming Diyos sama na sa amin ay nagmamahal, nagpapasalamat, nagpupuri at niluluwalhati ka po namin dahil sa dakila at kamanghamanghang biyaya na tumubos sa amin magpakailanman sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon. Ginawa mo po kaming iyong mga anak, Panginoong Diyos, at pinigyan kami ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa iyong walang hanggang kaharian. Sa oras na ito, kaming mga tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat dahil sa pagpapahintulot mo po sa amin na magtipo ng sama-sama sa iyong harapan upang magpuri sa iyong biyaya, upang mag-aral ng iyong salita at magkaroon ng fellowship. Sa oras na ito, naniniwala po kami na nasa gitna ka po namin, Panginoon, kaya samahan mo po nawa ang lahat ng mga taong nakikinig ng salita sa kanilang mga bahay dahil sa sitwasyon ng pandemya at bigyan mo po ng sapat na biyaya ang bawat isa sa kanila. Nagpapasalamat kami dahil ang Panginoon ay nasa lahat ng mga iglesia sa aming bansa at maging sa ibang mga iglesia sa buong mundo. Pakiusap, hawakan mo po ang mga brothers at sisters na iniingatan ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng ebanghelyo sa kahirapan sa pamamagitan ng iyong dakilang biyaya, salita ng katotohanan at ng iyong makapangyarihang mga kamay. Pakiusap din po, akayin mo po ang mga may sakit upang sila'y maging mga taong nakikiisa para sa ebanghelyo at upang mapaglingkuran nila ang Diyos sa nalalabi nilang buhay sa pamamagitan ng pagpapagaling sa kondisyon ng kanilang kalusugan. Sa oras na ito, tulungan mo po kami na maunawaan ang iyong salita na nais mo pong ihayag, ang iyong banal na kalooban at ang dapat po namin gawin, Panginoong Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Galatia chapter 5. Chapter 5, verse 22 hanggang 24. Basahin po natin. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan at ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Isang buwan na po ang lumipas mula ng magbagong taon, pero hindi pa rin po tumitigil ang pandemya ng coronavirus at laganap pa rin po ito. Kahit na hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Diyos, hindi tayo maaring umatras sa ating buhay Kristiyano at hindi rin natin maaring itigil ang pangangaral ng Ebanghelyo kahit na nasa mahirap na sitwasyon po tayo. Aktibo pa rin tayong nangangaral ng Ebanghelyo dito po sa ating bansa at nagdaos po kami ng Bible Seminar sa Gwangju Church noong nakaraang linggo at marami pong mga tao ang nakadalo sa Bible Seminar. Maraming mga dumalo sa mismong church at marami ring mga nakadalo online. Kaya nasa 4,000 na katao ang nakinig ng Bible Seminar at sa tingin ko po, maraming tao ang naligtas sa kanila. At maraming mga iglesia sa buong mundo, sila rin po ay aktibong nangangaral ng Ebanghelyo kahit na may mga kahirapan. Kaya labis po akong nagpapasalamat at naging dakilang kagalakan at kaaliwan ito dahil hindi sila sumusuko sa kabila ng mahirap na sitwasyon. Sa tingin ko po, ang pandemyang ito ay malapit nang matapos. Tiyak na malapit na talaga ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus. Pero sa tingin ko, ang Diyos ay nagbibigay pa ng huling pagkakataon upang mag-ani sa katapusan ng panahon gaya po ng inawit ng choir kanina.
Kanina nung umawit ang choir ng pagpupuri, sabi, "Kungjak, kungjak." Parang katunog ito ng isang awit ng kagalakan na inaawit ng mga magsasaka na nag-aani ng kanilang mga tanim. Totoo po ito. Ginagawa natin ang huling pag-aani at dapat na gawin natin ang pag-aani ng may kagalakan dahil inaani natin ang pinaghirapan ng Panginoon. Kaya sa araw na ito rin po, patuloy kong ipapangaral sa inyo ang talata dito po sa Efeso chapter 5 verse 18 na nagsasabi, "Huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu." Sabi, mapuno kayo ng Espiritu. Utos ng Panginoon na ibinigay po sa lahat ng mga Kristiyano. Waring ang mga tao sa sanlibutan ay talaga pong nababaliw. Hindi lamang lasing sa alkohol, kundi nalalasing sila sa lahat ng uri ng mga bagay. Ngunit ang mga Kristiyano ay nahiwalay mula sa kanila. At dapat po nating malaman ang kalooban ng Diyos. Gawin ang kalooban ng Diyos at isakatuparan ang dakilang gawain na nais ng Diyos. At maisasakatuparan ito sa pamamagitan po ng pagkapuspos ng Espiritu Santo. At upang maisagawa ito, kailangan po nating malaman na naisasagawa ito sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at hindi sa kapangyarihan natin. Kaya dapat naganap na mabihag ng Espiritu Santo ang ating puso at buhay. Ito po ang mapuno ng Espiritu Santo. Kaya kailangan nating manalangin at nasain na mapuno ng Espiritu Santo at dapat nating gawin ang kaya nating gawin upang talagang mapuno ng Espiritu Santo. Ang resulta po ng pagkapuno ng Espiritu Santo ay ang pagkakaroon ng mga bunga ng Espiritu Santo. Kaya ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin ay nais ng bunga mula sa atin sa pamamagitan ng ating buhay. At ang Espiritu Santo ang magsasaka na nais mag-ani ng bunga. Ayos lang ba na napakaraming ipalang ang maaani ng magsasaka mula sa anihan sa taglagas? Kailangan niyang mag-ani ng trigo. Kaya't kung ligtas na tayo, dapat tayong mabuhay ng karapat-dapat na buhay bilang mga anak ng Diyos at dapat tayong mabuhay ayon sa Espiritu Santo. Sa katunayan, hindi lamang sa salita ang kaligtasan. Sa Galatia 5:24, at ipinako sa krus ng mga anak kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Pinatawad ng Panginoong Jesus ang ating kasalanan sa pumamagitan ng pagkapako sa krus. At ngayon ang Espiritu Santo ang sumasako sa pagnanasa ng ating laman na nananatili sa ating mga puso. Kaya ibig sabihin, nang ipinako sa krus ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito ay pagkontrol sa pamamagitan ng pagpatay. Kaya sa Galatians 5:16, "Lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman." Kailangan nating mabuhay ayon sa Espiritu Santo. Kapag nabubuhay tayo sa Espiritu Santo, ipinapaalam niya sa atin ang kalooban ng Diyos at nasusunod natin ang salita ng Diyos at hindi tayo nabubuhay para sa pagnanasa ng laman. Sinasabi ng Biblia na may paglalaban sa loob ng mga ligtas na tao. Ang nananatiling pagnanasa ng laman ay lumalaban sa pagnanais ng Espiritu ng Diyos. Napakatindi po ng paglalaban. At ang mas malakas ang talagang mananalo. Kaya kung ang panloob na pagkatao natin ay malakas ang kapangyarihan, matatalo natin ang dating pagkatao at hindi natin susundin ang pagnanasa ng laman. At ang Diyos din ay tutulong sa atin upang maisagawa natin ang kanyang kalooban. Kaya hindi na tayo dapat mabuhay ayon sa pagnanasa ng laman. Sa Galatia 5:19, "Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman, at sa mga sumunod, binanggit ang bawat uri ng makasalanang pagnanasa ng laman sa talatang ito." Ang mga bagay na dati nating ginagawa bago tayo maligtas ay mga pagnanasa ng laman, mga bunga ng laman. Ito ay mga kahiyahiya at sa huli ay magtatapos sa pagkawasak. Ngayon,
Maaari tayong magbunga ng mga bunga na nakakalugod sa Diyos kapag nabubuhay tayo sa Espiritu Santo. At hindi sa pagnanasa ng laman. Dapat nating nasain ito. Kailangan nating gawin ang lahat sa ating pagtayo sa harapan ng Panginoon na may mga gayong bunga na nararapat sa Kanya sa muling pagdating ng Panginoong Jesus. Marami na po akong sinabi tungkol sa siyam na uri ng bunga ng Banal na Espiritu at ang huli po ay ang pagpipigil sa sarili. Galatia 5:22-23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Hindi ko dati malalim na pinag-isipan ng mga bunga ng Espiritu Santo, ngunit sa mga panahong naghanda ako ng mga sermons, natutunan ko po ang maraming mga bagay. At lalo na po ang pagpipigil ng sarili, natuklasan ko po na may napakaraming katuruan at ngayon patuloy ko po itong ipapangaral. Sa 1 Corinthians 9:25, sabi ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ang mga tumatakbo po sa mga takbuhan ay tumatakbo upang manalo ng premyo. At nagpipigil sila sa sarili sa lahat ng mga bagay upang makuha yung premyo. Walang manlalaro po sa Olympics ang sumasali nang hindi naghahanda. Kaya nagsasanay sila ng mahabang panahon. Maring masugatan sila habang nagsasanay. Mari nilang iwan ang kanilang tahanan upang manatili sa dormitoryo para sa pagsasanay. Minsan hindi sila makatulog ng sapat o hindi makakain. Marami kasing bawal sa kanilang mga gusto. Sinisikap nilang gawin ang lahat upang manalo sa palaro. Kaya nga sinabi, ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila iyon upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira, ngunit tayo, sabi po, sa walang pagkasira. Kailangan ng pagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Hindi ito matutupad kapag hindi magpipigil sa sarili. Sa kaso ng mga sundalo, kapag ayaw nilang magsanay araw-araw at nagpunta sila sa gera, paano nila matatalo ang mga kalaban? Para magtagumpay, maraming beses po silang nagsasanay. At sa pagsasanay, marami pong paghihirap at sakripisyo. Ang pagpipigil ay pagkontrol sa sarili at ang pagsasakripisyo sa sarili. Ito ang pakikipaglaban sa sarili. Kesa 1 Pedro 2:11, na kayo'y umiwan sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Kaya gaya ng talatang ito, may digmaan pa rin sa pagitan ng ating kaluluwa at dating pagkatao ng laman. Ang pagnanasa ng laman ay nakikipaglaban sa Espiritu Santo. Salungat din ito sa ating kaluluwa. Ibig sabihin ng umiwas dito ay kontrolin ito. Dahil hindi tayo magkakaroon ng buhay ng pananampalataya na nararapat sa mga Kristiyano. May ilang mga Kristiyano na ginagawa ang gusto nilang gawin at hindi ginagawang ayaw nilang gawin. Anong gusto niyong gawin? May dating pagkatao pa tayo at minsan nais natin gawin ang ayon sa pagnanasa ng laman. Hindi natin ito dapat gawin. Hindi tayo dapat mabuhay para sa pagnanasa ng laman. Ito ang pakikipagdigma sa ating sarili. Minsan, hindi natin dapat gawin ang mga bagay kahit na gusto natin itong gawin. At dapat natin gawin ang ayaw nating gawin. Ito yung pagpipigil sa sarili. Dapat nating pagtagumpayan ang pakikipaglaban sa ating sarili, sa sanlibutan at sa huli, matatalo natin ang diablo. Sinasabi ng mga tao na ang kasiyahan sa mundo ay nagsisimula sa tahanan. At ang kapayapaan sa lipunan ay nakabatay sa kapayapaan sa pamilya. Kaya may pagkakasunod. Kaya una, kontrolin ang sarili at maiingatan niya ang kanyang pamilya. At pagkatapos, maaari siyang mamuno sa isang bansa at sa kalaunan sa mundo. Sinasabi rin ng Biblia na ang taong hindi kayang kontrolin ang sarili ay hindi kayang pamunuan ng kanyang pamilya. Kaya paano nga niya maiingatan ang iglesia ng Diyos? Paano niya magagawa ang gawain ng Diyos? Kaya ang pagpipigil sa sarili ay nagsisimula sa pagkontrol sa sarili. Ang kahulugan ng pagpipigil ay ang kontrolin ng maayos ang lahat ng mga bagay ayon sa sitwasyon. Mahalaga na ang lahat ng mga bagay, kailangan huwag natin itong gawin sobra o kulang. Sa pagkain ng mga pagkain, hindi tayo kumakain ng mga pagkain ng labis o di kaya'y kulang.
ang kupang ginagawa nating pagkain. Hindi mabuti sa ating katawan ang sobra namang ehersisyo. Magiging isang uri na ito ng paggawa. At hindi na ito mabuting ehersisyo. Magdudulot ito ng mas malaking problema. Ang labis o kulang ay hindi mabuti sa lahat ng mga bagay, kaya kailangan nating magkontrol ng maayos. Ito ang pagkontrol sa sarili. Kaya ang pagpipigil sa sarili ng mga Kristiyano ay labis na mahalaga sa buhay ng pananampalataya. Dapat nating seryosohin po at seryosong pag-isipan ang tungkol dito. May ilang mga Kristiyano ang nagsasabi. Sabi nila, nagpunta ako sa church, umawit ako ng papuri, nanalangin ako, nakinig ako ng sermon, bumati ako sa mga kapatiran, at naglagay ako ng offering sa offering box. Kaya nga, ginawa ko na ang mga dapat kong gawin. Pero hindi lang po iyon ang lahat. Ang buhay ng pananampalataya ay dapat na magsimula sa pagpipigil sa sarili. Dapat nating pag-isipan ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Maraming mga bagay ang dapat po talaga nating kontrolin. At isa sa mga iyon ay ang pagkontrol sa ating pagkatao. Maraming mga tao ang nagkakaproblema dahil sa kanilang pagkatao. May nagsasabi, hindi maaaring baguhin ang pagkatao. Kung hindi magsisikap, hindi ito mangyayari. Ngunit ang Espiritu Santo ang nagtatama sa pagkatao. Si Pablo ay taong walang pakundangan, na noon tumutugi sa mga Kristiyanong nananampalataya kay Jesus upang patayin po sila. Ngunit sinupil siya ng Panginoong Jesus at ginawa siyang alagad na sumusunod sa Panginoong Jesus at naging maamo po siya. Ang isang taong gaya ng leon ay naging gaya ng tupa. Kaya kailangan nating kontrolin ang ating pagkatao. At kailangan din nating kontrolin ang ating emosyon. Ang ilang tao ay hindi kayang kontrolin ang kanilang emosyon. Sumisigaw, nanununtok ng walang pagkukontrol at nagtatapon ng mga bagay. Nakakatakot po. Dapat po kontrolin ito ng mga Kristiyano. Upang magawa ito, dapat po tayong manalangin at tanggapin ang salita at hanapin ang tulong ng Panginoon upang makontrol ang ating sarili. Dapat nating kontrolin ang ating puso. Kahit naligtas na po tayo, tandaan na sa atin pa rin po ang lumang pagkatao. Iniisip ng ilan na naging lubos na espiritual na sila pagkatapos ng ilang taon ng pagkakaligtas, ngunit hindi po ganoon. Ayon sa 1 Corinthians chapter 3, ang mga taga-Korinto ay matagal nang naligtas, marami na silang alam sa Biblia, nagsalita sila ng iba't ibang wika, nagpropesiya at tumanggap ng mga kapangyarihan. Ngunit sinabi ni Apostle Pablo sa kanila sa 1 Corinthians 3 verse 3, sapagkat kayo mga makalaman pa, sapagkat habang sa inyo ay may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi ba kayo ay makalaman? At kayo lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao, kundi tulad sa mga makalaman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Ang mga salitang ito ay pambata, para po silang mga bata. Ngunit ang mga banal sa Korinto, inakala nilang lumago na sila sa pananampalataya, nagpanggap silang espiritual, hinatulan din nila at hindi pinansin si Pablo. Pero nagsisi naman sila sa kalaunan. Pagkatapos ng ilang taon ng pagkaligtas, maaari niyong sabihin, oh, naligtas na ako ng ilang taon. At sa tingin ko, lumago na ang pananampalataya ko ng kaunti. Alam niyo po, normal na lumalaki ang mga puno at nagbubunga pagkaraan ng ilang mga taon. Ang mga hayop ay otomatikong lumalaki at nanganganak. Lumalaki rin ang ating katawan paglipas ng panahon, ngunit ang panloob na pagkataon natin ay hindi magagawa iyon ng kusa. Kung walang biyaya ng Diyos at patuloy na tulong ng Espiritu Santo, ang ating panloob na pagkatao ay hindi lalago. May ilang mga tao na nagsasabi na matagal na silang naligtas. Pero kung naligtas ba talaga sila, iyon ay isa rin pang problema.
At kapag tinignan natin ang katotohanan na hindi pa nakikita sa kanila ang maayos na buhay bilang isang Kristiyano, nagtataka po tayo kung ligtas na ba talaga siya o hindi pa. At kahit ligtas na siya, para pa ring bata. Kaya ang taong lumago na, alam niya kung paano kontrolin ang sarili. Tingnan po natin sa Proverbs chapter 4, verse 23. Kawikaan 4:23. Ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Maraming mga bagay ang kailangang ingatan, pero partikular ang sinabi ng Biblia na ang puso'y ingatan. Anong ibig sabihin ng ingatan ang iyong puso? Ito po ay kontrolin ang iyong isipan. Gaya ng pangangalaga nyo sa inyong bahay, gayon din naman kung may problema, dapat na ayusin itong mabuti para hindi na lumaki ang problema. Mahalagang maingatan ang sariling isipan, pangasiwaan at kontrolin ang sarili. Ingatan ang inyong puso. Hindi natin alam kung saan tutungo ang puso kung hindi natin ito iingatan. May nagsabi po na kapag kumakanta raw siya, hindi raw niya alam ang puso niya. May ganitong kasabihan, di ba? Opo, hindi rin natin alam kung sino talaga tayo. Minsan, ang puso ng mga tao ay nagbabago gaya po ng alon. At nabibigla na lamang siya kapag nakita niya ang kanyang puso. Kaya kailangan nating ingatan ang puso sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya sabi, ang inyong puso'y buong sikap mong ingatan. Sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Sinasabi nito na kung ingatan nyo, iingatan nyo ang inyong puso ng mabuti, ang buhay at kapangyarihan ng Diyos ay kikilos. Paano kung hindi niya kayang kontrolin ang kanyang isipan, ano po ang mangyayari? Hindi tayo pamumunuan ng Diyos ng pwersahan. Minsan may pwersa, pero kadalasan binibigyan niya tayo ng tinatawag na kalayaan. Ang punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama ang ginamit ni Satanas upang tuksuin si Adan sa halamanan ng Eden. Kapag natukso ka ng Diablo, mamamatay ka. Sinabi niya na mamamatay siya sa oras na kainin iyon. Kasi sinabi ng Diyos na huwag itong kainin, ngunit ang Diablo ay sinabihan siya na kainin ito. Binigyan siya ng kalayaan na kainin o huwag itong kainin. Hindi po ginawang robot ng Diyos ang tao, kundi binigyan siya ng kalayaang magpa siya. Ang kalayaang iyon na hindi ginamit ng maayos ni Adan. Ganun din po tayo ngayon. Malaya kayo kung maliligtas o hindi. Pinipilit ba ng Diyos ang tao na maligtas? Ang mga talagang nagnanais maligtas, sila ang maliligtas. Kahit pagkatapos nating maligtas, kung talagang ninanais natin na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos, tutulungan tayo ng Diyos at kikilos siya sa atin. Pero hindi tayo matutulungan ng Diyos hanggat hindi natin tunay na hinahanap at ninanais na mabuhay ayon sa kanyang kalooban pagkatapos nating maligtas. Hindi gusto ng Diyos na pamunuan tayo ng persahan. Kaya nga humingi kayo at kayo bibigyan. Kung kayo hihingi, kayo bibigyan. San Jaco 4:2, kayo wala sapagkat hindi kayo humihingi. Dahil hindi nyo ito ninanais, hindi kayo tumatanggap ng mga nais ibigay sa inyo ng Diyos. Kahit may gustong gawin po ang Diyos, hindi niya ito magagawa kung ayaw ng mga Kristiyano. Kaya kailangan nating pag-isipan ng mabuti ang tungkol sa isyong ito. Ngayon, tignan din natin Kawikaan chapter 16, verse 32. Kawikaan chapter 16, verse 32. Mga Kawikaan 16, verse 32, ang makupad sa paggagalit ay mas mabuti kaysa makapangyarihan at ang namamahala sa kanyang diwa kaysa sumasakop sa isang bayan. Okay po, narito ang talata. Sabi, ang makupad sa paggagalit ay mas mabuti kaysa makapangyarihan. Parang mandirigma. At may mga taong nagpapakita ng kanilang galit kapag masama ang loob nila. Nagsasabi siya ng walang kwentang mga bagay. At may nanununto. Gumagawa siya ng malaking gulo. Hindi niya kasi makontrol ang kanyang sarili. Ang makupad sa pagkagalit, sabi,
ay mas mabuti kaysa makapangyarihan. Nananalo ang makapangyarihan sa pamamagitan ng pagtalo sa kalaban. Pero kailangan niya munang talunin ang kanyang sarili para manalo. Mas mabuti ito kaysa sa makapangyarihang mandirigma. Maging ang makapangyarihan na tumatalo sa kalaban at nananalo ay hindi tunay na makapangyarihan kung hindi niya kayang kontrolin ang kanyang sarili. Ang makapangyarihan na sinasabi ng Biblia ay hindi yung mandirigmang tumatalo sa kalaban, kundi siya na nilalabanan at talagang nananalo laban sa kanyang sarili. At upang labanan ang hindi nakikitang espiritual na mundo, kailangan muna nating labanan at manalo laban sa ating sarili. Kaya ang makupad sa paggagalit ay mas mabuti kaysa makapangyarihan at ang namamahal sa kanyang diwa kaysa sumasakop sa isang bayan. At upang masakop, kailangan nating matalo at magapi ang isang bayan. Ngunit, mas mabuti para sa kanya ang pamunuan ng kanyang puso kaysa masakop ang isang bayan. Siya po ang tunay na makapangyarihan. Ang kontrolin ng sariling isipan o puso ay dakilang bagay para sa atin. Ito isang bagay na hindi madali. Ito ay napakahalagang bagay. Ngayon, paano natin maiingatan ang ating puso? Dapat po tayo manalangin. Mahalin ang salita ng Diyos at hanapin ang tulong ng Espiritu Santo. Ang pagpipigil ay ang pagkontrol sa sarili. Ano po sa tingin ninyo? Sa tingin nyo, kontrolado nyo po ba ang inyong isipan? Kung may nagsabi ng masamang bagay tungkol sa inyo, kaya nyo bang kontrolin ang katangian at emosyon ninyo? Kaya nyo po bang hayaan na lamang ito? Alam nyo po nang ang Panginoong Hesus ay pinaratangan ng kung ano-anong kasinungalingan noong tinangka siyang ipatayin sa krus. Hindi siya sumagot ng anuman sa kanila, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. Hindi ko alam kung bakit maiksi ang pasensya ng mga Kristiyano. Hindi nila mapigilan ang mga emosyon nila. Kaya nga, dapat mo pong pigilan ang iyong galit at ingatang mabuti ang iyong puso. Ang mga Kristiyano ay dapat po marunong magkontrol sa kanilang sarili. Pigilan ang iyong galit at ingatang mabuti ang iyong puso. Tignan din natin sa Kawikaan chapter 25. Verse 28. Kawikaan chapter 25. Verse 28. Siyang hindi nagpipigil ng kanyang sarili ay parang lungsod na winasak at walang pader na nalabi. Ang pagpipigil sa sarili ay ang bagay na binanggit ko noong nakaraan. Marami pang naiwang dating kaugalian sa atin kaya dapat natin itong pigilan. Kung hindi, siya ay parang lungsod na winasak at walang pader na nalabi. Kapag nawasak ang isang lungsod at wala itong pader, paano mo mapuprotektahan ang lungsod mula sa mga kaaway? Wala na itong depensa. Kaya't kung hindi niya kayang pigilan ang sarili niya, marami pong lalabas na problema. Kaya pigilan mo ito. Napakarami pong ganitong salita sa Biblia. Sa Efeso chapter 2 verse 2, na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa verse 3, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo ay katutubong mga anak ng kapuutan gaya naman ng mga iba. Ano ang gawain ng mga patay? Na dati ninyong nilakaran, sabi po, ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, sa espiritu ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Patuloy na gumagawa ang diablo sa mga hindi ligtas at hinihimok sila sa kasalanan. Bago tayo naligtas, nilakaran din natin ito noon. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip. Sumunod tayo noon sa mga pagnanasa ng laman
Nabuhay tayo noon ayon sa masamang pagmamaraan, ang gawain ng Diablo. Kung nabubuhay ka ayon sa sarili mong nais, ayon sa paglanasa ng iyong laman, gusto ko ng Diablo. Hinihimo ka ng Diablo na magkasala hanggat gusto niya. Patuloy siyang gumagawa maging sa mga ligtas na at hinahadlangan silang mabuhay sa buhay pananampalataya. Bagaman hindi na niya maring kunin ang ating kaligtasan. Kaya ayon sa luma at hindi nagbabagong pagkatao, ayon sa sariling katauhan, ayon sa sariling nais, ayon sa sariling kalooban, sino ang gumagawa nito? Sinasabi ng Diablo, gawin mo na, ayos lang yan. May ibang nagsasabi, kung sa bagay, napatawad naman na lahat ng kasalanan ko. Kung paano hindi na ako pupunta sa impyerno. Kaya ayos lang na magkasala ng kaunti. Kapag ganito, ligtas na ba talaga ang taong ito? Opo, bagaman nasa atin pa rin ang dati nating kaugalian, ang mga naligtas ay hindi maaring magkasala ng kusa at paulit-ulit na parang bata. Paano tayo makapag-iisip ng ganito? Pinatawad ba ng Diyos ang ating mga kasalanan magpakailaman upang lalong magkasala? Sa 1 Thessalonica 4:7, sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos para sa karumihan kundi sa kabanalan. Maging banal tayo gaya ng Diyos, sapagkat nasusulat, kayo maging banal sapagkat ako'y banal. Ngayon dapat tayong magsikap na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos at maabot ang katangian ni Kristo. Hindi ka dapat mabuhay na palaging nagdadahilan. At hindi gayon ang buhay pananampalataya. Kaya tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang nais ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kapuutan, gaya naman ng mga iba. Ang mga taong nabubuhay ng gayon ay ang mga katutubong anak ng kapuutan. Naihiwalay na tayo mula roon. Kaya ngayon, pinipigilan natin ang ating mga pagnanasa, ang ating puso na mapagmataas, pinipigilan. Maari ba ng isang ligtas ay magmalaki sa kanyang sarili? Na sinusubukang mataas sa harap ng mga tao at may mapagmataas na puso? Sa Mateo 11:29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Ang Panginoon ay ang tagapaglikha, kapantay siya ng Diyos, subalit gaano siya nagpakumbaba. Hinugasan niya ang mga paa ng mga alagad, ang marurumi nilang paa. Gawain ito ng isang alipin. Sa 1:13-14, kung ako nga na Panginoon at Guru ay nagugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas sa mga paa ng isa't isa, sabagkat binigyan ko kayo ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Gaano naging mapagpakumbaba ang Panginoon? Nagtalo-talo ang mga alagad kung sino ang pinakadakila. Nangyari ito bago mamatay at muling mabuhay ang Panginoong Hesus. Bago namatay ang Panginoon at muling nabuhay, hindi paligtas ang mga alagad niya. Namatay si Jesus at muling nabuhay at naligtas sila sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Mula noon, may nagtalo pa ba sa kanila kung sino ang dakila? Wala na po kahit isa. Naging tapat na sila hanggang sa kamatayan. Tanging para sa Panginoon at ipinangaral nila ang Ebanghelyo. Ngunit bakit binabaliwala ito ngayon ng mga Kristiyano? Kaya dapat nating pigilan ang pagmamataas at ang mga sexual na pagnanasa. Sa ngayon po, ang mga tao sa mundo ay nanonood lang ng TV. Ang laman ng balita, kung titignan nyo, may isang guru raw na minolestya ang isang estudyante at may isang empleyado naman na sexual na inabuso. Maging ang mga bagay na kahiyahiyang pag-uusapan ay patuloy na rin pong ibinabalita. Ito lamang ang mga nababalita. Ano pa kaya ang hindi pa na ibalita? Hindi na ito mabibilang. Gaya ng isang epidemya. Gaya ng problema ng corona. Ang mga gayong kasalanan ay nabubulok at pinawasak ang puso ng mga tao. Kaya dapat na malinis po ang mga Kristiyano mula sa karumihang ito. Maliban na ang tao ay malinis sa sexual na pagnanasa,
ang taong iyon ay hindi maaring sabihing malinis. Sa Biblia, tungkol po sa pagnanasa ng laman, ilang mga salita ang naitala tungkol sa pakikiapid? Sa pangangalunya at mga kasalanang sekswal. Ito ang mga kasalanang labis na kinapupuutan po ng Diyos. Paano kung ang isang tao ay nagpapanggap na malinis ngunit hindi naman? Paano naging malinis ang taong iyon? Ang pinaka nakakatukso at pinaka maruming kasalanan ay ang kasalanang sekswal at dapat po natin itong matukoy. Paunti-unti, patago, hindi mo iyon maaaring gawin. Dapat mo po itong pigilan. At ngayon naman ay ang pagpapakasasa. Pag-usapan din natin ito. Tungkol ito sa sinusubukang gumawa ng mag-isa. Ganang isang kabayong ligaw. Isang hindi maamong kabayong ligaw. Gaano ito kahirap na mapaamo? Ginagawa ng mga kabayong ligaw kung anumang nais nila. Parang ganito po ang pagpapakasasa. Ang ilang ulit man na mapakinggan ito, hindi mo ito gusto. Bakit patuloy mo itong ginagawa? Ang ibang tao ay pinapakinggan lang ito at sinasabi, hindi ko ito ginagawa. Ang katamaran na hindi gustong sumunod, bakit hindi mo ito mapigilan? Alam niyo po, sumunod ang Panginoon hanggang sa kamatayan upang maligtas tayo. Ngunit paano kung hindi natin kayang sundin maging ang maliit na bagay? At mayroon po rin ba na sabihin na sumusunod ka sa Panginoon? Sa tingin mo ba ipaglilingkuran mo ang Panginoon? Kahit gaano karaming beses mo po ito sabihin, hindi na yan magbabago. Kaya mayroon pong katamaran. May napakaraming mga bagay na dapat pigilan. Ngunit, kailangan mo rin pa rin makinig paulit-ulit. Bakit? Dahil hindi ka nagbabago. Hindi pa rin. Dapat mo pa rin pigilan ng iyong pagkain. Maging yung pong pagkain ng sobra, dapat kontrolin yan. Sa panahon ngayon, namamatay ang mga tao dahil hindi sila makakain. At tayo naman ay madalas magkasakit dahil sa sobrang pagkain. Kumakain ng masasarap at mabuting mga pagkain. Kaya ang ibang tao ay labis na pagkain, nagdurusa sa pagbabawas ng timbang. Dapat pigilan nating mga Kristiyano ang ating mga sarili. Dapat din nating pigilan ang mga bagay na ito. Dapat nating pigilan ang pagkain ng sobra-sobra. Dahil hindi ito maganda po sa ating kalusugan. At pakiusap, huwag ninyong subukang labis na kumain ng mga mamamahaling pagkain. Yung mga sobrang mainam na kainin, sobra sa masasarap na pagkain, huwag niyong masyadong pasayahin ang mga peripheral nerves ninyo. At nabanggit ko rin na dapat nating pigilan ang ating pananalita. Tiising huwag sabihin ng mga nais nating sabihin. Bagaman gustong-gusto mo na itong sabihin. Ayon sa Santiago chapter 3, sa verse 8, sabi ni Santiago, ang dila ay hindi napapaamo ng tao. Isang hindi napipigilang kasala, kasamaang puno ng lasong nakakamatay. At ito mismo ay sinusunog ng impyerno. Nakakatakot po ng salita ito. Hindi nyo alam kung ilang beses na tayo nagkasala sa pamamagitan ng dila. Kaya hindi dapat magsinungaling ang mga Kristiyano sa pamamagitan ng kanilang dila. Hindi sila dapat gumawa ng mga hindi totoong salita. Hindi sila dapat nagsasalita ng masama. Hindi dapat nagsalita ng maruruming salita. Dapat ninyong sabihin ang mga bagay na mapapakinabangan ng mga tao at dapat mo ring paamuhin ang dila mo. Walang sino man na makapagpapaamo sa ating dila kundi ang Espiritu Santo lamang. At dapat din natin pigilin, tipirin, gaya ng sinabi, sinasamantala ang panahon. Hindi dapat natin sayangin ang oras na binibigay sa atin. Napakaraming bagay po talaga ang dapat pigilan. Ayos lang ba na mabuhay sa gusto mong... Hindi iyon Christian life. Dapat na pinamamahalaan tayo. Nais tayong pamahalaan ng Espiritu Santo sa iba't ibang paraan. Ngayon ang isang bagay pa na mahalaga
ang bagay na nabanggit ko nung nakaraan, ang pagpipigil naman tungkol sa pera. Sa katunayan, isa itong napakahalagang bagay. Habang nabubuhay po tayo rito sa mundo, kumikita at gumagastos po tayo ng pera. Ang dahilan kung bakit nag-aaral ng mabuti ang mga estudyante ay upang makapasok sa magandang paaralan, magkaroon ng maayos na trabaho, at maging maayos ang buhay. Kaya ang kayamanan ay isang mahalagang bagay habang nabubuhay dito sa mundo, at dapat magpigil ng husto ang mga Kristiyano tungkol po dito. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, dapat kang kumita at gamitin iyon ng may kahalagahan ayon sa nais ng Diyos. Ito ang pagpipigil sa sarili. Sa pagnanais ng sariling pag-aari, ang lahat ng tao ay nais na magkaroon ng bagay na pagmamay-ari nila. Natuloy lamang ito, ngunit hindi ka dapat magkaroon ng labis. Nalalaman natin na ang mga pagmamay-ari ng mga Kristiyano ay hindi po talaga sa atin, kundi lahat ang mga ito ay pagmamay-ari ng Diyos. Tama po? Ang taong nagnanais magkaroon ng sobrang pagmamay-ari ay isa ring problema. Kaya dapat po natin itong pigilan. Kaya nga po sa 1 Timoteo 6, versikulo 6, subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Ang mahalagang bagay sa buhay kabanalan ay ang pagiging kontento. Alam niya ang kanyang katayuan, iniingatan niya ang kanyang katayuan, at nasisiyahan siya sa kanyang katayuan. Kaya magkaroon ng kontentong puso. 1 Timoteo 6:8, ngunit kung tayo may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Ito ang pagiging sapat o kontento. Ang magkaroon ng sobra, yung makakain ng masasarap, magsuot ng magagarang damit, mabuhay ng maluhos sa malaking bahay, dapat mo po itong pigilan. Naging mahirap po ang buhay ng Panginoon. Gaano po kahirap ang buhay niya? Paano naman po si Apostol Pablo? Upang maipangaral ang Ebanghelyo, ilang beses siyang nabilanggo, hindi mabilang na binugbog, hinampas ng 5 ulit, hinagupit ng 39 na ulit, halos mamatay matapos matamaan ng bato. Ngunit nakaligtas siya roon at muling nangaral ng Ebanghelyo. Siya'y hubad, gutom, hindi makatulog, hindi makakain, nilalamig at nanginginig. Si Pablo lamang po ba? Naranasan ito ng lahat ng mga alagad ng Panginoon. Gaano kabuti ang pamumuhay natin ngayon? Hindi natin alam kung gaano karaming tao ang nabubuhay sa kahirapan na hindi nakakakain ng maayos. Kung ikukumpara rito, maring sabihin na mas mataas tayo. Ngunit patuloy tayong nakatingin sa mga taong mas maayos ang buhay kaysa sa atin. Dapat nating isipin na mas maayos tayo kaysa ibang tao na mas malubha kaysa sa atin. Maging mahirap man o hindi, ang masiyahan sa kung ano ang ibinigay sa atin ng Diyos ay pagpipigil rin po sa sarili. Hindi mabuti sa isang Kristiyano ang magkaroon ng mababang tingin sa sarili dahil sa pagiging sakim at hindi siya nagpipigil sa sarili. Kahit kumain ka po ng lugaw, umabuhay na parang basahan, huwag mong talikuran ang iyong karangalan bilang anak ng Diyos. Ang kaisipan na nasisihan, ganun po ang pagtitiis. Dapat nating gamitin ang mga kayamanan na ibinigay sa atin ng Diyos sa pinakamahalaga at sa pinakanakakaangkop na paraan. Nasabi ko po sa inyo na kailangan ninyong maging marunong at tapat din na katiwala. Ang katiwala ay ang namamahala sa pag-aari ng kanyang amo. Ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon
ang lahat ng kayamanan na meron ako. Maging ang aking katawan, ang aking kaluluwa, ang aking kalusugan, ang aking kabataan, ibig sabihin isa lamang akong katiwala na namamahala nito. Dapat natin gawin kung ano ang nais ng may-ari. Iniisip niyo po ba ang bagay na ito sa inyo? Na kayo ay hindi sa inyong sarili sapagkat kayo binili sa isang halaga. Uno Corinto 6:19-20. At kayo ay hindi sa inyong sarili. Kaya ang ating katawan, kaluluwa ay sa Panginoon. Binili nito sa mataas na halaga. Kaya nga luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo sa Panginoon, tayo mamamatay. Kahit mabuhay man tayo o mamatay, tayo sa Panginoon. Dapat nating malaman kung kanino tayo kabilang. Mabuhay man tayo o mamatay, ako'y sa Panginoon. Ako'y mabubuhay kung luluubin ng Panginoon, mamamatay ako kung kalooban ng Panginoon. Gawin mo man ito o iyon, kung yun ang kalooban ng Diyos, gagawin mo. Tama po ba? Hanggat hindi ito naaayos, patuloy kong sasabihin. Kaya dapat tapat na katiwala, tapat at marunong. Ang pagiging marunong ay ang pag-alam ng kalooban ng Panginoon, ng Amo, at ang pamumuhay ayon sa kalooban ng nagmamay-ari sa atin. Marunong at tapat na katiwala. Ano kayang iisipin ng Panginoon sa isang tao na gaya nito? Dapat pag-isipan ng kaunti ng bawat isa sa inyo kung kayo ba ay talagang gumagawa bilang marunong at tapat na katiwala. Tingnan po natin ngayon sa unang Samuel, chapter 2, verse 7. Unang Samuel, chapter 2, verse 7. Unang Samuel chapter 2 verse 7. Ang Panginoon ay nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin ang nagpaparangal. Ito'y mabuti na lagi tayong pinabasagana ng Diyos, ngunit bakit tayo ginagawang dukha at mayaman ng Diyos? Kung minsan ibinababa, minsan pinararangalan. Bakit po ganun? Ito po ay upang sanayin tayo, upang subukin tayo. Nais makita ng Diyos kung paano tayo nabubuhay. Kapag tayo po ay mayaman, at nais rin niyang makita kung tayo, paano tayo mabubuhay kung mahirap tayo. Kung tayo ba ay nagmamataas kapag pinararangalan tayo ng Diyos, o kung tayo ba ay nadidismaya at pinanghihinaan ng loob kapag binababa tayo ng Diyos. Kaya ganyan tayo sinasanay ng Diyos. Ganyan tayo sinusubukan ng Diyos. Kaya minsan yumayaman, minsan naghihirap. Upang makita kung paano tayo mabubuhay sa dalawang sitwasyon na ito. Kapag mahirap ka ba, napanghihinaan ka ng loob? O kung yumaman, nagmamalaki ba? Tingnan po natin sa Job chapter 1. Mas mainam po kung hanapin natin ito sa Biblia. Tingnan po natin, Job, bago po yan ng awit. Job chapter 1. Verse 1 to verse 3, babasahin ko po. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. Ang lalaking iyon ay walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. May isinilang sa kanya na 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Siya ay mayroong 7,000 tupa, 3,000 kamelyo,
500 magkatuwang na baka, 500 babaeng asno at napakaraming mga lingkod. Kaya't ang lalaking ito ay siyang pinakadakila sa lahat ng mga taga-silangan. Si Job ay hindi isang tauhan sa alamat. Siya po ay tunay. Sa Bagong Tipan, Santiago 5:11, sabi, narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at inyong nakita ang layunin ng Panginoon. Ang lalaking ito na ang pangalan ay Job, sabi, ay walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Pinuri ng Diyos si Job sa harapan ni Satanas, di ba? Napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Pinagpala ng Diyos si Job, kaya mayroon siyang 10 anak, 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Sabi rin po, siya ay mayroon 7,000 tupa, 3,000 kamelyo, 500 magkatuwang na baka, at ang 500 magkatuwang na baka ay 1,000. Mayroon siyang 500 babaeng asno at napakaraming lingkod. Kaya't ang lalaking ito ay siyang pinakadakila sa lahat ng mga taga-silangan. Hindi ba't si Job ay isang dakilang lalaki? Pinagpala siya ng Diyos. Ngunit ano ang nangyari kay Job kalaunan? Sinabi po ni Satanas sa Panginoon, pinagpala mo siya kaya't siya'y may takot sa iyo. Kunin mo ang lahat mula sa kanya at tiyak na susumpain kanya ng mukhaan. Sumugod siya talaga? Sa tingin ko hindi. Subukan natin. Kaya ano ang nangyari? Ang kanyang 10 anak ay namatay sa iisang lugar nang gumuho po ang bahay. Sinalakay at tinangay ang mga tupa at ang mga baka at pinagpapatay ang mga lingkod. Sa panahong iyon, ang ari-arian niya ay ang mga hayop. Ang lahat ng mayroon siya ay naglaho po sa loob ng isang araw. Ngunit sinabi ni Job, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi niya sinumbatan ng Diyos. Inisip niya na walang problema sapagkat ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon naman ang babawi. Sinabi ng Diablo sa Panginoon, sapagkat walang problema sa kanyang katawan. Galawin mo ngayon ang kanyang buto at laman at kanyang susumpain ka ng mukhaan. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, siya'y nasa iyong kamay. Ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Kaya't nilagyan ni Satanas si Job ng mga nakapandidiring bukol mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa puyo ng kanyang ulo. At kumuha siya ng isang perasong basag na palayo upang kayuri ng sarili at siya'y umupo sa mga abo. Siya'y labis na napigati at sinumpa niya ang araw na siya'y isinilang, ngunit hindi niya pinaratangan ng Diyos. Ano ang sinabi ng asawa ni Job? Sinabi niya sa kanya, sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Kaya gaano po siya kamiserable? Nagasala ba si Job? Hindi po. Panandali ang sinubok ng Diyos si Job. Tignan din natin, Job chapter 1 verse 20 to 22. Pagkatapos ay tumindig si Job, pinunit ang kanyang balabal, inahita ng kanyang ulo, nagpatira pa sa lupa at sumamba. Sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi, purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni pinaratangan man ng kasamaan ang Diyos. Hindi po niya pinaratangan ng Diyos. Sabi, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ano sa tingin niyo? Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Maging ngayon. Ginagawa rin po ito ng Diyos ngayon.
Noon pinili ng Diyos si Abraham nung wala nang naghahanap sa Diyos. Tama po. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakilang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Nangusap ang Diyos kay Abraham at nangako ng pagpapala. Ayon sa salita ng Diyos, iniwan ni Abraham ang Ur ng mga Kaldeyo, kung saan siya nanirahan, kasama ang kanyang mga ninuno, at pumunta siya sa lupain ng Kanaan. Nagtungo siya doon, at ano ang nangyari? Kumain at nabuhay ba siya ng maayos doon? Tingnan po natin, Genesis chapter 12. Mula verse 10 hanggang 15. Babasahin ko po, Genesis chapter 12, simula po verse 10. Nagkagutom sa lupain, kaya't bumaba si Abraham sa Ehipto upang manirahan doon sapagkat mahigpit ang taggutom sa lupain. Nang siya'y malapit na sa Ehipto, sinabi niya kay Sarai na kanyang asawa, alam kong ikaw ay isang babaeng maganda sa paningin. At kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, ay kanilang sasabihin, ito'y kanyang asawa at ako'y kanilang papatayin. Subalit hahayaan kanilang mabuhay. Sabihin mong ikaw ay aking kapatid upang ako'y mapabuti dahil sa iyo at upang ang buhay ko'y makaligtas dahil sa iyo. Nang dumating si Abraham sa Ehipto, nakita ng mga Ehipsyo na ang babae ay napakaganda. Nang makita siya ng mga pinuno ng Faraon, siya'y kanilang pinuri kay Faraon at dinala ang babae sa bahay ng Faraon. Dito, nagtungo siya sa lupain ng Kanaan at pagdating niya roon ay nagkaroon ng taggutom sa lupain. Matindi po ang taggutom. Nagkaroon ng taggutom sa buong lupain ng Kanaan, sabi po. Ano ang nangyari? Sinabi sa kanya ng Diyos na pumunta sa lupain ng Kanaan, ngunit nagbigay ang Diyos ng taggutom sa lupain ng Kanaan. Nang panahong iyon, hindi siya nagtayo ng maayos na bahay na gaya ng kasalukuyan ng mga bahay, kundi tumira lamang sa mga tolda. Sa tingin ko, ganyan sila manirahan sa panahong iyon. Kaya bumaba siya sa Ehipto, sa isang mas mainam na lugar para makatakas sa taggutom. Kahit pagaano katindi ang taggutom, ang Ehipto ay masagana dahil po sa ilog Nilo. Sa palagay ko si Sarah, ang asawa ni Abraham ay higit na mas maganda kaysa sa mga babaeng Ehipsyo. Kaya nalagay si Abraham sa mahirap na sitwasyon. Sa tingin ko po, sabi niya, sa tingin ko papatayin ako ng mga Ehipsyo para makuha ka sa akin sapagkat maganda ka. Kaya ituring mo ako na iyong nakakatandang kapatid at ipapakilala kita bilang nakakabatang kapatid na babae. Kung gayon, hindi ako mamamatay dahil sa iyo. Ibig sabihin kung pag-iisipan, sino pong tao ang magbibigay ng kanyang asawa para lang maligtas ang kanyang buhay? Ano ang dahilan kung bakit ganun siya kaduwag? Kung hindi dahil sa tulong ng Diyos, muntik na po sanang makuha sa kanya ng Faraon ng Ehipto si Sarah. Bakit naging ganun ang pangyayari? Dapat sana ay nanalangin si Abraham sa Diyos noong nasa lupain siya ng Kanaan, sapagkat iyon ang sinabi sa kanya ng Diyos. Kaya sana, nanalangin po siya. Sana nanalangin siya, sabi niya, O Diyos, pakiusap, tulungan mo po ako. Ngunit nagtungo siya sa Ehipto para makaiwas sa taggutom sa Kanaan. Pinili niya ang kanyang sariling paraan nang hindi nananalangin sa Diyos para itanong kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi hinayaan ng Diyos na may masamang mangyari sa pagkakataong iyon sapagkat may iba siyang gawain na gagawin sa pamamagitan ni Abraham. Ngunit may mga masamang bagay na patuloy na naging kahihinatnan dahil dito.
Gayunpaman, ang punto po ay ganito. Nabigo si Abraham sa unang pagsubok ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi sa kanya na magtungo po sa lupain ng Kanaan, na siya na ang bahala sa kanya. Hinintay sana ni Abraham ang sagot ng Diyos sa Kanaan, sapagkat hindi sinabi ng Diyos na pumunta siya sa Ehipto para makaiwas sa tagutom. At sapagkat hindi niya gustong mamatay siya sa gutom, kaya dapat po nating malaman na minsan ay kabaligtaran ng salita ng Diyos ang maaaring mangyari sa ating buhay. Bakit mayroong ako ng mga gantong kahirapan? Kahit ako naman ay nabubuhay ng ayon sa salita ng Diyos. Bakit ako mayroong mga paghihirap? Bakit ang mga bagay na ginagawa ko ay hindi maganda ang kinalalabasan? Dahil ba sa hindi ko kasama ang Diyos? Kaya kailangan po ninyong ingatan ng inyong posisyon para sa salita ng Diyos, kahit na ito ay mahirap, umabuhay ka man o kahit mamatay ka. Kaya minsan, iba po ang nangyayari. Parang taliwas sa salita ng Diyos, pero dapat panatilihin natin ang posisyon sa salita ng Diyos. Sa palagay po ba ninyo ay mas marunong kayo kaysa sa salita ng Diyos? Kung ganito po, ay magtitiwala kayo sa inyong sariling pamamaraan, dahilan at isipan na gumagawa sa duwag na pamamaraan. Kaya nga po, kailangan po nating pag-isipan ang mga ganitong uri ng problema. Ang Diyos ay nagbibigay ng mga bagay sa atin at kumukuha rin ng mga ito at nangangako sa atin ng mga pagpapala o nagpapahintulot din ng mga kahirapan paminsan-minsan upang subukin at sanayin po tayo. Kaya minsan nasa taas, minsan nasa baba. Tingnan din natin sa Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy chapter 8, verse 2 at verse 3. Deuteronomy chapter 8, mula verse 2. At iyong alalahanin ang lahat ng paraan ng pagpatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na itong 40 taon sa ilan, upang kanyang papagpakumbabain ka at subukin ka, upang malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi. Ikaw ay pinagpakumbaba niya nang ginutom kanya at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakilala, na hindi nakilala ng iyong mga ninuno, upang kanyang maipaunawas sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Verse 4 naman po. Verse 4, ang iyong suot ay hindi na luma, hindi na maga ang iyong paa sa loob ng 40 taon. Dito po, hinayaan ng Diyos na maglingkod ang mga Israelita sa Paraon sa loob ng 400 years, sa loob ng 430 years na pananirahan nila sa Ehipto. Ngunit pinadala ng Diyos si Moses doon at nagpadala ng 10 salot, upang ilabas sa lupain ng mga Israelita sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Tinulungan sila na tumawid sa tuyong lupa sa dagat na pula. At ngayon ay ginagabayan sila patungo sa lupain ipinangako, lupain ng Kanaan. Ngayon ano ang nangyari? Sabi dito at inyong alalahanin ang lahat ng paraan ng pagpatnubay sa inyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang. Upang papagkumbabain ka at subukin ka, upang malaman kung ano ang nasa iyong puso. Kung iyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi. Ikaw ay pinagpakumbaba niya, nang ginutom kanya at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakilala. Ipinahintulot rin ng Diyos na sila ay mauhaw at makainom ng tubig mula sa paghampas sa bato. Ginabayan at inangatan sila ng Diyos sa umaga at gabi sa pamamagitan ng haliging apoy at ulap. Paano naman po ang kanilang kasuotan sa loob po ng 40 taon nila sa ilang? Paano sila nakagawa ng kasuotan kapag naluma na ang kanilang suot?
Hindi po nila kailangang magpalit sabagkat ang kanilang kasuotan ay hindi na luma. At ang kanilang mga paa ay hindi man lamang nasugatan. Ito po ang himala ng Diyos upang maingatan ang mga Israelita. Pinakain sila ng Diyos, pinainom sa pamamagitan ng tubig mula sa bato. Ngunit gayon din po ang pinahintulutan ng Diyos na sila ay magutom at mauhaw. Bakit po? Maaari naman patuloy na bigyan lang sila ng kanilang pangangailangan. Ngunit hindi po ito ginawa ng Diyos sapagkat nais ng Diyos na sila ay subukin kung sila ba ay patuloy na susunod sa utos ng Diyos o hindi. Ang mga Israelita, maligaya kapag sila ay nakakatanggap ng mabubuting bagay. Ngunit sila po ay nagrireklamo kapag kinukuha ng Diyos ang mga ito. Ang pamilya ko ay magugutom, mamamatay sila. Kami ay mamamatay sa uhaw. Sinisi nila ang Diyos at nais nga nilang patayin si Moses. At patuloy nilang sinasabi na nais na nilang bumalik sa lupain ng Ehipto. Ano po ang ginawa ng Diyos sa mga taong iyon? Maliban kay Joshua at Caleb, lahat po ng mga tumakas mula sa Ehipto na idadalawang po ay namatay sa ilang. Bakit po? Dahil sinuway nila ang Diyos. Kaya po sa Hebrews chapter 3, sinasabi na ang mga Israelita na tumakas mula sa Ehipto ay namatay sapagkat hindi sila sumunod, hindi sila sumampalataya sa Diyos. Sila po ay nabigo sa pagsubok ng Diyos sa loob ng 40 taon. Ang tanong, paano naman po tayo? Bakit po hindi maganda ang kinalalabasan ng mga bagay-bagay kahit na kasama naman natin ng Diyos? At kahit sinusubukan ko namang mabuhay ng ayon sa salita ng Panginoon, sa palagay ko ay mayroong mali sa pamumuhay ng ayon sa salita ng Diyos. Ngunit ganito po ang palaging sinasabi ng Biblia. Sa Job 21:7, bakit nabubuhay ang masama, tumatanda at nagiging malakas sa kapangyarihan? At sila po ay maraming kayamanan. Kanilang inilabas ang kanilang mga bata na gaya ng kawan. Ang kanilang mga araw sa kaganawaan ay ginugugol, sabi po. Ngunit ang problema po, sabi sila'y payapang bumababa sa Sheol. Hindi ako makapaniwala na ang masama ay yumayaman. Minsan ganyan ang iniisip. At bakit ako naman ay nasa maraming kahirapan kahit na ako naman ay nagsusumikap na mabuhay nang ayon sa kalooban ng Panginoon? Muntik na akong madismaya. Matatagpuan niyo po ang mga gantong bagay sa mga awit at iba pang mga aklat sa Biblia. Gayunpaman, ang Diyos ay kasama natin. At ganito po ang sinasabi ng Biblia sa atin, na iba naman minsan sa realidad. Bakit ganito po ang nangyayari? Ayos lang po ba na patuloy nating pagdudahan ng salita ng Diyos? Si Apostol Pablo, hinagupit at nabilanggo ng maraming beses habang pinapangaral ang Ebanghelyo. Siya po'y nilagay sa tanikala, ibinilanggo, umiyak ba siya? Pinuri niya at nanalangin siya sa Diyos. Ngunit muli po siyang naibilanggo habang ipinapangaral ang Ebanghelyo. At sa kalagitnaan ng gabi, sinabi ng Diyos sa kanya, lakasan mo ang iyong loob. Sapagkat kung paanong kang nagpatutuo tungkol sa akin sa Jerusalem, ay kailangang magpatutuo ka rin sa Roma. May magagawa po ang Diyos para kay Pablo upang hindi siya mahagupit. Ngunit bakit po kinausap ng Diyos si Pablo? Kung kailan nabalanggo na siya pagkatapos tanggapin ng hagupit? Upang sabihin lamang sa kanya, nagpakita ang Diyos, sabi, Pablo, huwag kang mag-alala. Kasama mo ako. Ano po ang ibig sabihin nito? Para sa bawat isa, wala pong Kristiyano na walang pagdurusa. Ang Panginoon ay kasama natin sa gitna ng mga pagdurusa at nagbibigay sa atin ng lakas upang mapagtagumpayan ito. Iyon po ang ating pinagkaiba. Sinasabi ng mga tao, bakit ang mga taong naligtas ay napakaraming kahirapan at pagdurusa? Nasasabi po niya ito sapagkat hindi po niya ito nalalaman. Binibigyan po tayo ng Diyos ang napakaraming pagsubok at kapigatian upang sanayin tayo. Minsan upang subukin tayo at binibigyan tayo ng Panginoon ng pagdurusa upang maging karapat dapat tayo na makapasok sa kanyang kaluwalhatian. Upang bigyan tayo ng higit na dakilang kaluwalhatian, ibig sabihin po ba na hindi natin kasama ang Diyos dahil nagdurusa tayo ng sandali?
Sasabihin niyo po ba na pinabayaan na tayo ng Diyos? Hindi po. Kapag komportable at maayos sa mga bagay-bagay, masaya tayo. Sinasabi natin, pinagpala ako ng Diyos. At kapag hindi naman maayos, sinasabi, pinabayaan na yata ako ng Diyos. Ang ating puso ay talagang tuso. Nakikita lang natin kung ano ang nasa harap natin. 2 Corinthians 5:7, sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Tignan po natin ang naging buhay ni Apostol Pablo. Kahit nakasama niya ang Panginoon na nasa kanya, puro paghihirap, pagsubok, kahubaran, kagutuman. Dinanas niya po yan. Siya'y pinugutan ng ulo at namatay. Itinuring ito ni Pablo na pinakadakilang kaluwalhatian. Dahil napakadakila ng biyayang tinanggap ni Pablo, na isulat niya ang 14 na mga aklat sa Bagong Tipan. Siya'y binanggit na nakapunta sa ikatlong langit at muling bumalik at nakarinig siya ng mga bagay na hindi kayang sabihin sa tao. Binanggit niya ito ng bagya at bigla siyang tumigil. Binigyan ng Diyos si Pablo ng tinik sa laman sa kanyang katawan. Nag-alala pa? Hindi ho. Nagmalaki. Ito isang sakit, gayon man ang karamdaman ay masakit lang at hindi nakakamatay. Kaya nanalangin siya ng 3 ulit upang maalis ito. At sabi ng Diyos, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya binigyan ng Diyos si Pablo ng tinik dahil maaari siyang magmalaki dahil sa labis na kanyang tinanggap. Kaya naman sinasabi ni Apostol Pablo, kaya alang-alang kay Kristo ako'y nasisiyan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig at mga sakuna. Sapagkat ang aking aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kung ikaw ay arugante at mayabang, mawawala sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag tayo'y mahina, ay mas higit tayong umaasa sa Diyos. Nararanasan natin kasama natin ang Panginoon. At sa kalagitnaan ng pagdurusa, ay kasama natin ang Panginoon. Kaya't kailangan nating pag-isipan ng malalim ang bagay na ito. Kung mayroon tayong kahirapan at pagdurusa, ebidensya po ito na hindi natin kasama ang Diyos. Hindi po ganun. Tayo kasama natin ang Diyos. Kaya tayong subukin ng Diyos, ngunit masusubok ba natin ang Diyos? Tingnan po natin sa Kawikaan, chapter 30. Mga Kawikaan, chapter 30, verse 7 hanggang verse 9. Kawikaan, chapter 30. Verse 7 hanggang verse 9. Dalawang bagay ang sa iyo'y aking hinihiling, bago ako mamatay, ay huwag mong ipagkait sa akin. Ilayo mo sa akin ang daya at ang kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan, baka ako'y mabusog at itakwil kita at sabihin ko, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging duka at ako'y magnakaw at ang pangalan ng aking Diyos ay malapastangan. Ngayon, ang mga salita ni Agur na anak ni Jake, sabi po, nanalangin po siya sa Diyos. Dalawang bagay ang sa iyo'y aking hinihiling. Sabi niya, bago ako mamatay, ay huwag mong ipagkait sa akin. Ito po ay napaka-espesyal na panalangin. Nanalangin siya na sagutin lamang ng Diyos ang dalawang bagay bago po siya mamatay. Ano po yung una? Sabi po niya, ilayo mo sa akin ang daya at ang kasinungalingan. Minsan, nagsisinungaling ang mga tao at nagdadahilan sila para sa kanilang sarili nang hindi nila namamalayan. Ngunit nanalangin siya na mailayo siya sa gayong mga daya at kasinungalingan. Sabi niya, huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man.
Pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan. Hindi po ba napaka-espesyal ng mga ito? Madalas dinadalangin ng mga tao, payamanin mo ako, ayaw kong maghirap. Ngunit sinabi po niya, huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan. Gaya po ito ng panalangin itinuro ng Panginoong Jesus. Sabi niya, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Bakit po? Gaya sa mga Israelita na pumulot ng mana sa umaga at kinain ito araw-araw, bigyan mo ako ng pagkain na kinakailangan ko araw-araw. Ngayon, bakit po siya nanalangin ng ganito? Ang rason ay dahil, sabi niya, baka ako'y mabusog at itakwil kita at sabihin ko sino ang Panginoon, o baka ako'y maging dukha at ako'y magnakaw, at ang pangalan ng aking Diyos ay malapastangan. Dahil natatakot siya na kapag siya'y nabusog at yumaman, ay baka maging mayabang siya. At bigla na lang sabihin, sino ang Panginoon? Maayos ang lahat ng bagay na wala ang Diyos. Kaya natatakot siya na mahulog siya sa pansariling kasiyahan. Ngunit totoo po na kapag ang tao ay naging mayaman, ay talagang hindi siya umaasa sa Diyos. Ito po ang madalas na sitwasyon. Kapag naging mayaman ang tao, iniisip niya na naging mayaman siya dahil magaling ang kanyang ginawa, kaya naman hindi siya umaasa sa Diyos, kundi sa kanyang sariling pera. Kaya, sabi niya, baka ako'y maging dukha at ako na may magnakaw. At ang pangalan ng aking Diyos ay malapastangan. Ang nilalaman ng panalangin na ito ay hindi madaling maunawaan, ngunit ang puso ng taong ito ay napakasinsero. Lumayo sa daya, ito ang una pagkatapos sinabi niya, natatakot siya na maging mayaman at mawala ang kanyang pananampalataya sa Diyos dahil mahirap siya. Natatakot akong magsinungaling muli nang dahil dito. Mandaraya ako at magnanakaw sa konsensya ko pagkatapos ay lalapastanganin ko ang pangalan ng Diyos. Gayunman, huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan. Gaya ng araw-araw naming pagkain, ngunit kung siya'y maging mayaman ay sasabihin niya, hindi ko kilala ang Diyos. Kung siya'y maghirap, siya'y magnanakaw. Hindi po natin maunawaan, tama po? Ganito po, ibig sabihin po, may posibilidad itong mangyari. Hindi po natin nalalaman kung ikaw ay mayaman, masisiyan ka sa kayamanan at ikaw ay magyayabang. At kung ikaw naman ay mahirap, ikaw ay makakaramdam ng pagkababa at walang pag-asa. At sasabihin mo, oh, kalunos-lunos naman ako. Kahit na hindi ka man magnakaw, kailangan nating malaman na sinusubo at sinasanay tayo ng Diyos sa pamamagitan ng physical nating kapaligiran. Kaya pinayayaman o di kaya'y pinahihirap tayo ng Panginoon. Ngunit kung tayo nagkaroon ng kayamanan, hindi dapat po tayo mahulog na kontento na sa kayamanang iyon. Hindi tayo dapat mahulog sa pagkawala ng pag-asa dahil lamang tayo ay mahirap sa kabilang banda. Dapat tayong kumilos gamit ang ating pananampalataya, hindi sa sarili nating pamamaraan. Hindi tayo dapat maging duwag. Kahit maging mayaman tayo, tayo ay nasisiyan sa Panginoon at ang ating katawan ay hindi nasisiyan dito, kundi dapat umaasa lamang sa Panginoon. At dapat nating ilagak ang ating kayamanan sa Diyos. Huwag mong magkaroon ng kumpiyansa sa sarili. At kahit na tayo'y mahirap, dapat nating matutunan na masiyahan sa Panginoon at umasa sa Kanya. Sapat na ito para sa atin. Opo, kahit mayaman o mahirap, ang mahalaga, umasa sa Diyos. At kapag umaasa sa Diyos, yan po ay sapat na po sa atin. Marami pong ganitong salita sa aklat ng Ecclesiastes. Kaya tignan natin.
Ecclesiastes chapter 7. Verse 14. Ecclesiastes 7 verse 14. Sa araw ng kasaganaan ay magalak ka, at sa araw ng kahirapan ay magsaalang-alang ka. Ginawa ng Diyos ang isa pati ang isa pa, upang hindi malaman ng tao ang numang bagay na darating pagkamatay niya. Sabi, sa araw ng kasaganaan ay magalak ka, at sa araw ng kahirapan ay magsaalang-alang ka. Siyempre po, tayo po ay nagagalak sa araw ng kasaganaan. Subalit anong pag-iisip ang dapat na meron tayo sa araw ng kahirapan? Dapat po natin isipin ng ganito, ano ang kalooban ng Diyos? At tayo ay mas magtiwala sa Diyos. Kaya po ibinigay po sa atin ng Diyos ang araw ng kasaganaan at kahirapan. Ginawa ng Diyos ang isa pati ang isa pa. Ginawa tayo ng Diyos na nakakaranas ng kahirapan, maghirap, itinataas, binababa, masagana, miserable. Ginawa ng Diyos ang dalawang bagay na ito at minsan ito po ang nangyayari. Ang mga mayayaman po ay mayroong kahirapan sa kanilang mayamang pamumuhay. At ang mga mahihirap naman ay may kaaliwan sa kanilang mahirap na sitwasyon. Maging tayo man ay mayaman o mahirap, ito ba ay malaking problema? Maging ako man ay itinataas o ipinagpapakumbaba. Ang mga sitwasyon ba, iyon ba ang nakapagpapauga sa ating mga puso? Mababago ba ng mga ganoon ang puso na nagdidiwala sa Diyos? Kung ang puso natin ay mababago dahil sa ganong mga bagay, kung ganon, hindi po yan pananampalataya. Sinasabi po ng Biblia, dahil napagtiisan po ito ng husto ni Job, ibinigay po sa kanya ng Diyos ang doble pa kaysa sa kanyang nakuha noon. Lahat ng mga manggagawa, propeta at mga apostol ng Panginoon ay nagtiis po silang lahat ng husto. Kasi sinabi ni Apostol Pablo, marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko. Natutunan niya na magtiwala sa Panginoon nang siya po ay nasa kagutuman at kabusugan. Natutunan po niya ang praktikal na karunungan. Gayunpaman, kailangan po tayong makapasa sa ganitong pagsasanay. Kaya sapagkat tayo ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa paningin. Minsan po ay nangyayari na naharap po tayo sa hindi inaasahang resulta na iba sa ating pinaniniwalaan o inaasahan. At tayo po ay naguguluhan at napapaisip, bakit ito nangyayari? Pinabayaan na ba ako ng Diyos? Hindi po. Hindi niya kailanman tayo pababayaan. Kinuha ng Diyos ang lahat ng yaman ni Job. Pinabayaan ba siya ng Diyos? Pinabayaan ba ng Diyos ang Israel nang sila ay nagutom, uhaw at nasa panganib? Hindi po. Hanggang sa uli, sila ay hinawakan ng Diyos. Gayunpaman po, dapat po tayong makapasa sa pagsasanay na ito hanggang sa tayo na po ay humarap sa Diyos. Napakarami pong talata sa Biblia na gaya po nito. Hindi po ba ito malaking kaaliwan sa atin? Kaya magmula po bukas, alam nyo magkakaroon po tayo ng Bible Seminar, una sa taong 2022. Sa palagay ko po ay kayo ay nakapaganda na, may mag-i-evangelize, may mga nananalangin na. Nabanggit ko na po noong nakaraang New Year Retreat, ano po ba ang pinaka-dakilang misyon na ibinigay ng Diyos sa atin? Kayo ay magiging mga saksi ko hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan o sa di kapanahunan. Mahirap po na mangaral ng malaya dahil po sa pandemya ngayon. Gayunpaman, dapat po tayong mangaral hanggang sa makakaya natin at gawin natin ang ating makakaya. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ang pinakadakilang misyon na dapat gawin ng mga Kristiyano. Ito ang pinakadakilang misyon sa mundo.
Bukod pa sa pinakadakilang misyon sa mundo, ito ang pinakamahalagang utos na ibinigay sa atin ng Diyos. Subalit paano po kung mawala sa inyo ang layunin? Kung ang taong naglalakad sa kalye ay magsabi, saan na pala ako pupunta ngayon? Ang tao pong ito ay magpapagalagala ng paruot parito. Kaya ang may mga malinaw na layunin ay talaga pong nakakapagsipag upang makamit nila yung layunin nila. Tama po? Kaya hindi po dapat kalimutan ang layunin ng ating buhay. Ang mga Kristiyano po ba ay nabubuhay dahil hindi tayo mamamatay? O tayo po ba ay nabubuhay dahil mayroon pa tayong pag-asa dito sa mundo? O tayo po ba ay nabubuhay para magtagumpay sa trabaho? Hindi po. Itong mga dahilan na ito ay hindi po ang layunin ng ating buhay. Kung hindi, dahil ang Panginoon na ang ating buhay. Ibinigay niya sa atin ng walang hanggang buhay at layunin ng buhay. Kaya siya po ang nasa atin at tinutulungan po tayo. Masipag po tayong mangaral sa taong ito. Magsipag tayo. Ang taon po na ito ay maaaring huli na. Kapag nakikita po natin yung mga nangyayari sa mundo, sa panahon natin, napakalinaw po na malapit na talaga ang katapusan. Ang taon po na ito ay maaaring huli na. Ang digmaan, maaari po itong mangyari anumang oras sa lahat po ng mga nangyayari ngayon sa mundo. At ito pong COVID virus, hindi po ba malinaw na ebidensya ng Panginoong Hesus ay napakalapit na? Nangyari po ba ito noon, mga nakaraan? Sino ang dapat na magising sa Espiritu? Tayo pong mga Kristiyano. Ang mga tao sa sanlibutan, hindi nila alam ang huling tanda. Kaya po dapat masipag tayong mangaral at manalangin sa panahon ngayon. At dapat din po natin gamitin ang ating kayamanan sa pangangaral ng Ebanghelyo. Dapat po natin kontrolin ang paggastos para sa ating sarili hanggat maaari at mamuhunan ng higit para sa Ebanghelyo. Maging ang ating oras, lahat po ay mayroon po tayo na mayroon tayo, maging ang ating pong buhay kung kinakailangan. Siyempre po, bihira na po ito mangyari sa panahon natin ngayon dahil ang panahon natin na hindi na panahon ng pag-uusik. Gayunpaman, may mga pagkakataon na kinakailangan po talaga nating isakripisyo ang ating buhay maging sa ngayon. Hindi man po natin maisakripisyo ang ating buhay, hindi po ba dapat nating ibigay naman ang ating oras, pera, puso at ang ating tunay na puso? Kaya po nakikiusap po ako na makiisa po tayo upang maraming kaluluwa ang maligtas upang makapagbigay ng dakilang kasiyahan at kaluwalhatian sa Diyos. Ngayon manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa inyo pong biyaya na iniligtas kami sa katapusan ng panahon ayon sa kalooban ng Diyos. Inihiwalay ninyo kami sa mundo, tinutulungan kami sa aming kahinaan at pinuprotektahan. Ginagabayan kami sa pamamagitan ng salita at spirit ng Panginoon upang mamuhay ng para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos sa natitira naming buhay. Kami po ay patuloy ninyong hinahawakan sa pamamagitan ng salita, biyaya at makapangyarihang mga kamay ng Panginoon upang sa aming hakbang sa pagsunod sa Panginoon ay walang matison. Pakiusap, pamunuan po ninyo kami upang sa nalalapit na pagtayo namin sa harapan ng kaluwalhatian ng Panginoon ay makatayo kaming walang anumang kahihiyan. At kahit po maraming hirap, pagsubok, pakiusap, gawin ninyo kaming magtiwala sa Panginoon at sundin ang salita ng Panginoon. Naway kumilos sa tulungan kami ng Panginoon para dito sa nalalapit na Bible Seminar upang marami ang maligtas. Para po dito, ayon sa kalooban ng Panginoon, gamitin po ninyo sa mahalagang gawain ang lahat ng kapatiran upang may sakatuparan po namin ang banal na gawain na siyang nais ng Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.